We have another balisong here, pero naiiba ito dahil hindi siya Batanggenyo. Ito ay Cebuano na balisong. Bisaya nga balisong mga bay. Hello everyone. I'm happy that I have received itong medyo matagal kong inantay na A20CM balisong na pinagawa natin kay Tatay Pardy of Pabu Knife. Alright, thank you very much for accommodating my order. So I'm here sa sasakyan ngayong hapon. And while waiting sa mga kasamahan natin, I decided to take this knife out and talk about it. Review ba ito matatawag? I don't know. It's just a first impression from a customer and end user. Yung tinatawag nila na pungkan. Kasi nga, these scales are made of micarta. Orange, ano, micarta. And meron siyang mga texture, ukit-ukit na parang balat ng pungkan. Pati yung brass bolster niya, meron din texturing. Okay. It looks good. First off, ang una kong napansin kagad is that medyo malapad siya, no? Let's open it. One hand handling lang muna ito kasi wala akong tripod. Itong blade shape na ito ay ni-request ko kay Wilbur. I believe that this blade was made by Wilbur. So, nasunod naman yung blade shape. It's a Wharncliffe straight edge. Now, what is very obvious to me is that parang nakikita kong medyo short yung proportion ng blade compared sa handle. Usual sa mga balisong na napagawa ko na 20 cm, the handle is usually 11 cm, and then yung blade is nasa 9. Wala akong balisong dito na dala, so I have a little comparison here with a folding knife ko na lang na ito. Alright, so this thing is a 3 inches blade. Okay, so kung ikumpara natin, almost the same or pare-pareho nga, oh. Blade length nila is 3 inches. There. So, there is a big excess of handle on this one. Kasi ito na handle, ganito kaigsi, this is already enough for this length of blade. Enough naman na ito sa 4 fingers ko. So, if we fold this one, tumutunog ah. Makikita natin na asan ang blade, kasi open case ito eh, open casing. So makikita natin na yun yung blade, oh, andito. And what about this space here? Excess na ito. I would have wanted it sana medyo hanggang dito sana yung blade, oh. Probably up to here. Yan, just enough na hindi niya tatamaan itong barrel spacer or standoff ang tawag dito. Okay, so isa yan sa mga napansin natin. Another thing na napansin ko pag close ko ng blade is that there is contact between the blade and the casing. Aririnig nyo, di ba? This thicker part of the blade is grinding dito sa casing. Yun. Matama. Oh, makikita nga natin yung diferensya. Yung excess ng handle sa blade. Yun. Maririnig natin yung contact between the thicker part of the blade sa scale. Medyo narrow kasi itong bahayan. Another thing is I can feel a lot of sharp edges. Mga kanto. Ito, matulis. Siguro a little Dremel will or sanding will do, will help. Dito na part sa tenga, yun din matulis din ito. So I wanna get rid of this siguro. Matulis kasi pag
Nung binulsa ko kanina, na-feel ko kagad eh. Nung hinugot ko sa sabulsa, sa sumabit kagad ito. May tenga siya, no? So, this one, this part here, parang guard, medyo mahaba. Dito yung ano. So, I suggested na bawasan kasi sasabit sa busa. So, sinabi naman na bawasan. But the thing is, kung mapansin natin dito, dito na part, meron itong ano eh, fireworks. Tsaka naka-acid. Acid wash. So, nangitim siya. Ngayon dito, nung tinapyasan, wala na. Hindi na ginawa uli yung fireworks. So, puti lang dito. O nawala na yung acid wash. So, hindi siya pantay. Black dito. And then, puti. Maputi dito. And walang fireworks. So, you know, fit and finish thing. Well, I understand that I was told that itong mga knives ng pabo are working knives. Hindi siya yung makinis na satin na mirror finish, hindi siya ganun kasi medyo rugged ang dating nila. I understand that, but ito, ang tinapyas lang talaga eh, bang, grind lang na ganyan, tapos wala na. It would have been nice if nilagyan din ng fireworks para pumantay dito sa kabila, or better yet, kahit lang na smoothened out lang itong edges. What I plan to do is to bring this thing din sa pandayan dito locally and then have this smoothen out para hindi siya nakakatusok. Pati dito sa latch, medyo may mga matutulis eh. Ito. Itong corner. Now, let's talk about some nice stuff here. The fit and finish of the scales, I really love it. Pati itong texturing sa brass bolsters, I appreciate it very much. Naiiba siya, no, sa mga the usual balisong looks ng mga nasa collection natin galing sa Batangas, na iba siya. The flat portion of the blades got some fireworks, itong parang texture na in-acid wash para umitim. But on this side, dito banda ay nilinis so that the maker's mark na stamp itong pabo knife na logo dito na ilagay. Double pins din, but the pin, ito na pin ay nakalagay dito sa grind. I don't know, dapat sana dito yan sa rikaso. Well, small things. Pati itong latch, merong texturing din, may jimping, and ito pungkan style din. Tingnan natin kung anong pwedeng magawa para ma-improve itong ergonomics nito. Kasi natutulisan talaga ako dito na parto. Kasi a knife for me should be sharp only at the edge and at the tip dito. Overall, am I happy with this work? Yes, I am happy. And I'm honored to own one of Pabu knives. The guy is very popular, and as a Filipino also, I am very proud to what he had achieved as a knife maker. So, I'm home, and ang ginawa ko kagad pagdating natin dito is I finished up yung pina-grind ko dun sa blacksmith, this part. Kasi dun sa smith, kasi hindi nila mapino yung gawa dahil yung mullion lang, yung rotating stone lang ang available. And I was kind of in a hurry kanina, so hanggang rough na grind lang ginawa nila. Now, ang ginawa ko pagdating dito sa bahay ay gin-grind ko ito kagamit yung Dremel. Pinino ko lang yung grind, pati yung kanto dito ay just chamfered it para hindi siya matulis, hindi siya kanto masyado. Another thing that I did is pinunasan ko ng ferric chloride para umitim uli. Kasi kanina yung grind pumuti na dito eh. So I had to wipe it with ferric chloride para maibalik yung acid wash niya. Etong mga kanto naman ay pinalish ko rin using Dremel, so hindi na siya masyadong matulis. I wanna do more sana, kaso lang natamad ako eh. So here's a balisong, yung standard balisong natin na 20 cm. Ang lapad niya, tingnan. There.
So ito pala ang ano, shorter than ano 20 cm. 19 lang pala itong kay Kuya Maning na ginawa. And now ito naman ay 19 and a half. Ang lapad nito. This would be like 3 3/4. Ang lapad no? Kumpara dito sa ano 3 lang. So those are my thoughts on this 20 cm balisong from Pabu Knife. Hindi siya perfecto sa panglasa natin, but definitely a knife worth keeping. This is a keeper, definitely.